Yo, what's up sa mga kaboxing natin dyan? Silver Boys TV nga na naman po pala ito. At dahil inaantay nyo ang expert opinion hinggil dito sa nangyari nung laban ni Chocolatito at ni Estrada, sige po, magbibigay po ako ng aking saloobin, mga kaibigan. But disclaimer lang, wala po tayo doon. Hindi po natin alam yung tunay na nangyari. Ibibigay po lamang natin ang ating opinion base sa kung anong nakita natin dun sa video. Okay? But hindi ko po kiniklaim na kung ano man po ang sasabihin ko ay accurate at yun talaga ang nangyari nung panahon na yon. Ngayon mga kaibigan, so si former WBC bantamweight champion Nonito Donaire ay pinalabas nga po ng ring after the fight of Chocolatito versus ito pong si Juan Francisco Estrada. While they are having the post-fight interview at parang gusto ni Champ Nonito na siguro hahamunin niya si Estrada kasi siya yung panalo, no? At gumawa siguro ng siguro storya, mga kaibigan. Hindi naman eksena, kundi storya. Just to be fair, no? Number one question kasi dyan, mga idol, kapag kapo sa mga ganyan na klaseng pagkakataon, is ang tanong po dyan, ano po ang business mo, official business mo, dun sa ring na yon? Kasi yung iba, mga kaibigan, sadya pong ginagawa yon for PR purposes. Okay, sige, after the fight, regardless kung sino manalo, we are inviting you to come up to the ring and to challenge the winner. May mga ganun po. Ngayon, ang mga tao pong ganun ay well-informed po yung mga security. Kasi bakit? Eh, yan po ay discretion ng promoter. Halimbawa, ako si promoter, ako si Eddie Hearn. Kung sino yung mga gusto ko sa ring, ako magde-decide. Kung may ayaw ako doon, di ba, pwede kong utusan yung mga security na aking hinire na palabasin ang sinumang taong hindi ko gustong makita sa ring na yon. Number two, may ring credentials po ba o wala? To be fair po sa promotions, anong laban po na yon, wala po akong nakita kasi na walang wristband si former champion Nonito Donaire sa magkabilang kamay. Wala ding credentials na sinasabit yung may R na parang tanda or ring kasi yun, initial ng ring. Pag meron kang ganun, ang mga security, papapasukin ka talaga nila. Hindi po lahat ng credential meron pong R. Yung may mga R lamang po sa kanilang credentials ang maaaring tumungtong sa loob po ng ring. So, ganun po mga kaibigan, akin pong nireview yung video. Wala po akong nakita kasi na wristband sa magkabilang kamay at yung credential ID na meron pong R. Actually, kahit ID na, kahit walang R, wala din ako nakita kahit siyang Nonito. So, sabi nung iba, may iba din daw video from their camp na pinalabas din yata sila ng venue. Hindi ko pa napapanood. Well, anyway. So, kung pinalabas ng venue, talagang sobrang grabe pala yung nangyari. Ano? Actually, palabas pa lang ng ring na nakunan sa camera, talagang, whoa! Oh, hey! Hold up! Parang ganun na yung reaction mo eh. But, again, mga kaibigan, siguro, si promoter po, ayaw niyang ma-outshine kung sino man yung winner nung gabi na yon. Kasi baka, yeah, we will glorify the winner, pero may mag-step in, tapos i-challenge, ma-outshine yung nanalo. Baka po ganun ang gusto niyang mangyari, or gusto muna niya mag- focus muna yung nanalo, which is si Estrada, mga kaibigan, at huwag muna mag-entertain ng kung ano mang bagong challenge. Baka may ibang plano yung Eddie Hearn dito kay Juan Francisco Estrada. Ngayon, marami nagtatanong, bakit si Fury? Bakit si Jake Paul? Bakit si Mayweather? Kahit wala naman silang ID. Bakit si Manny Pacquiao? Walang ID. Yung mga promoter pa ang nakikiusap para umakyat sila ng ring for PR purposes. Sila yun eh. Unless you are Manny Pacquiao, unless you are Floyd Mayweather, o may isa pa, yung Sean Gibbons, kahit wala po yung credentials, nakakaakyat po siya ng ring. Pag siya po ang aakyat ng ring, magtatabihan na yung mga yan. Yung commission, yung kung sino man ng mga security. Diba? Nah, yeah, you can let him in. Oh, yeah. He's a promoter. He's Sean Gibbons. Oh, he's a legend. He's Manny Pacquiao. He's Floyd Mayweather. Yes, we understand the future Hall of Famer din si Champ Nonito, but siguro, may mga certain individuals lang or mga legends lang, specific legends na binibigyan nila ng pagkakataon na kahit wala nang kung ano ang anik-anik dyan sa katawan nila ay pangalan o mukha pa lang nila. Yun yung sinasabi namin. Sa mundo ng boxing, mayroong mga piling tao
na mukha pa lang nila, credentials na. Hindi na nila kailangan ng ID, hindi na nila kailangan ng physical card or ng credentials para makatungtong dyan. Yung iba, mukha lang, well-known sila sa boxing industry, makita lamang sila yung promotions pa, yung napaka-grateful to have them inside the ring. So, yun po ang kaibahan, mga idol. So, kung naman tama ba ito o mali, hindi natin masasabing tama, hindi din natin masasabing mali. Ang sa akin na lamang siguro ay, at the end of the day, decision pa rin po yun ng kung sino man ang nag-promote nung laban. Although, medyo para sa ibang Pilipino, lalo na yung mga fans ni Champ Nonito, that was disrespectful. Pero, alalahanin po natin, prerogative po nung nag-promote ng laban kung sino po ang gugustuhin niyang mapunta sa loob ng ring, mga kaibigan. Lalo't lalo na, wala pala pong suot na credentials. May karapatan po ang promotions na kontrolin ang bilang ng mga tao sa loob ng ring. May nagsasabi, bakit kay Manny Pacquiao? Ang dami laging tao. Manny Pacquiao yun eh. Ang NSAC, Nevada State Athletic Commission, napakahigpit po niyan. Kailangan ng tutungtong lang sa loob. At least 4-5 sa corner mo. Sa Manny Pacquiao na mga laban, ang dami siksikan. Bakit? Manny Pacquiao siya eh. Yun po yung nagsiseparate sa mga legends, sa mga, di ba? Sa mga good, great, or better boxers lamang. Iba po yung mga legends, mga idol. So, yun lamang po ang aking kasagutan sa issue po na yan, mga kaibigan. Once again, this is Silver Voice TV. Nagpapaalam po sa inyo.